Hali-hali, hoy! Jack and Poy! 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 Hali-hali, hoy! Anong ginagawa ni Nobita? Kakain ng merienda. Hindi niya alam kung unahin. Pag nanali yung kanang kamay, rice crackers. Pag yung kalimang kamay naman, yung steamed bun. Jack and Poy! Hali-hali, hoy! Dapat may pangarap ka sa buhay para alam mo kung anong kinabukasan mo. Kinabukasan? Hindi ko pa po naiisip yun eh. Dapat may pangarap ka na sa buhay para naman hindi ka maliligaw ng landas. Kunwari na lang gusto mo maging teacher, artist, o hindi naman kaya doktor. Wala pa po kasi ako naiisip. Kahit ano, okay lang sa akin. Basta masaya ako sa trabaho ang ginagawa ko, sigurado magiging gwapo ko at yayaman. Kayo, Papa, may pangarap po ba kayo sa buhay? Siyempre meron. Ang papa nyo, pinangarap na maging pintor. Talaga po? Pintor? Bakit, Papa? Ganun ba kayo kagaling magpinta? Aba, siyempre naman. Eto, tingnan nyo. Ano po to? Art album yan. Gawa yan ni Oya. Yung magaling na artist, narinig ko nga siya. Di ba siya yung laging lumalabas sa TV? Kaibigan ko kasi si Oya. Nangyari ito matagal na panahon ng nakaraan. Pero malay natin, hindi ba? Siguro magiging katulad ko rin siya. Dalawampung taon na rin ang lumipas mula nung pinaghiwalay ng tadhana ang mga landas namin. Ano pong ibig nung sabihin? Kahit gusto kong maging pintor roon, hindi naman pumayag ang papa ko at hindi niya ako pinag-aaral sa art school. Nung panahong yun, may isang taong nagbigay ng pinansyal na tulong sa akin para makapasok ako sa art school noon. Maganda po yun! Pagkatapos? Ang sabi niya sa akin, mag-aaral siya sa ibang bansa. France, Italy, hindi na mahalaga yun sa akin. Kahit saan, basta. Tapos ano nangyari? Nagdalawang isip kasi ako eh, at lumagpas na yung pagkakataon. Kaya Nobita, pag-isipan mo mabuti kung anong pangarap mo sa buhay. Umaasa ako na sana sundin ni Nobita yung landas na gusto niyang tahakin. Hoy, di mo naman kailangan magpapekto ng sobra. Sayang naman yung nangyari kay Papa. Pagkakataon niya na sana yun eh. Alam mo, kung naging sikat sana ang pintor siguro si Papa, mas malaki yung magiging bahay natin. At makakakain tayo ng maraming dorayaki. Dorayaki! Tara, Doraemon! Saan naman? Sa time machine, pupuntahan natin si Papa nung bata pa siya. Tapos ikayati natin siya maging pintor para di lumagpas yung pagkakataon. Tara na! Tara na! Nandito na tayo. Ito yung bahay bago nila pinaayos. Napansin ko na nalilito talaga si Nobisuke. Hindi na bata si Nobisuke. Hayaan mo siya magpasya sa sarili niyang buhay. Nasaan kaya si Papa? Ay, ang hirap naman ito. Ay, anong gagawin ko? Kailangan ko pa mag-report kay Mr. Kanimitsu ngayong araw. Anong gagawin ko? Pupunta na ba ako doon? O kaya dito na lang sa bahay? Sige, alam ko na! Pag nanalo yung kanan, pupunta ako. Pag yung kaliwa naman, hindi na! Jack and Poy! Hali-hali, hoy! Jack and Poy! Hali-hali, hoy! Jack and Poy! Pinagmanahan ka pala! Hali-hali, hoy! Mo, grabe ka naman sa amin! Ay, mukhang wala na akong magagawa! Decision Splinter! Kapag natuso ka ng decision splinter, makakapagpasya ka kahit gano'ng kahirap ang pinagpipilian mo at wala makakapigil sa napagpasyahan mo. Yan mismo, yan ang kailangan ni Papa. Nakakapagod pala. Alam ko na! Ito na ako! Papunta na si Papa sa landas ng pagiging pintor! Yay! Gaganda ng kinabukasan natin! Nasaan si Nobisuke? Kakaalis lang po niya. Teka! Sino po kayo? Ako si Kaneko.
kakane ko, Kanimitsu. Kanimitsu, edi... Kayo yung tumutulong sa kanyang mag-aral sa art school? Oo, at hindi lang siya magkakaroon ng pagkakataon na mag-aral abroad bilang scholar. Magkakaroon pa siya ng magandang asawa tulad ko. Pero si Nobisuke talaga, laging hindi makapagdesisyon. Nakakainis na tuloy. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado po ako nakapagpasya na siya. Talaga? Mabuti kung ganon. Magmadali ka pa uwi. Ibang klase si Papa. Magiging pintor na nga siya. Magpapakasal pa siya sa magandang babaeng yon. Malaki problema to! Bakit naman? Kung siyang pakakasalan ni Papa, ibig sabihin hindi na sila magpapakasal ni Mama! Ibig sabihin, pag nagpakasal sila Mama at Papa, ibabanganak ka! Pero pag ibang babae ang pinakasalan niya, walang Nobita na mabubuhay sa mundo! Yung kamalasan, may pinagmanahan ka. Pero hindi pa rin siya sa musuko. Mukhang tayo na lang ang makakapigil sa kanya, Nobita. Tara na! Sabi ko na nga ba, dahil sa decision splinter, wala makakapigil sa desisyon niya. Hindi, ano nang mangyayari sa akin yan, Doraemon? Pag si Papa at si Kaneko magkakatuluyan, mawawala ka nalang bigla sa mundo! Gumawa ka ng paraan! Pagod na ako. Bakit bigla ka nalang tumigil? Pag di tayo nagmadali, huli na ang lahat! Hayaan mo na! Doraemon, itigil na natin to. Bakit naman? Mas gusto ko pang sundin na lang ni Papa ang pangarap niya. Yun ang gusto niya simula nung bata pa. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Nobita? Pag nawala ka, hindi mo na ulit makikita lahat ng tao sa buhay mo. Ako, si Shizuka, sina Papa at Mama, wala na! Ayoko rin na! Nung bata ako, pangarap ko rin na maging pintor. Mukhang magiging manugan ko ang magpapatuloy ng pangarap ko. Daddy, mag-iimbita ako ng 1,000 panauhin sa kasal namin, ha? Oo naman. Kahit 10,000 pa yan. Pag-usapan nyo na kung kailan. Nandito sila. Bilis ako na pinta. Gamit ang pera at impluensya ko, kaya kitang gawing tanyag na pintor sa buong mundo. kasi po, Mr. Kanimitsu. Tawagin mo na lang akong Daddy. Kasi, tungkol sa amin ni Miss Kaneko. Ang totoo! Saan ako sila? Ang gusto ko talaga ay... Nanggihan ang alok niyo magpakasal! Ano? Tama ba ang dinig ko? Tinatanggihan mo ba ako? Di ba sinabi ko kahit magkano ibibigay ko sa'yo? Ang tunay na pintor, hindi aasa sa dami ng pera na kayang gastusin. Pwede pa rin naman ako magpinta kahit magkaroon ako ng ibang trabaho. Mas gusto kong umasa sa sarili kong lakas para maging pintor. Ang galing ni Papa doon. Pasensya na po kayo. Sana mas maaga akong tumanggi sa alok ninyo. Nasaktan ko patuloy ang damdamin ni Kaneko. Ang kapal mo para tanggihan ng isang tulad ko! Daddy, tawagan na natin yung pangalawang napili ko, si Oya. Sige, kung ayaw din niya, may pangatlo at pang-apat pa tayong nakapila. Palayasin na nga yung lalaking yan. Naiinis ako sa kanya.